Okay, so ngayon ituro ko sa inyo kung paano kumuha ng Laplace transform of any given function by using the theorems or the Laplace transform theorems. Okay, so I have here on the left side the Laplace transform of the common function. So meron tayong Dirac delta function, which is yung Laplace transform niya is 1, yung Laplace transform ng unit step function is 1 over s, and so on and so forth, no? Meron tayong mga trigonometric function, ito yung Laplace transform nila, and also some of the exponential function. Okay? Which is itong mga Laplace transform na to is na-derive yan, no, by using the formula integral from 0 to infinity f of t e to the negative st dt. Okay? And on the right side, we have the Laplace transform theorems. Okay? So, gamitin natin itong dalawang table na to in order to find the Laplace transform of the given function f of t equals t e to the negative 5t. So, on the previous video, pinakita ko sa inyo kung paano kumuha ng Laplace transform by using the definition. Oh, no? Or yung integral definition ng Laplace transform. So, in this video naman, ipapakita ko sa inyo yung short method, no? By using the theorems lang and also this table. Okay? So, first is tingnan natin dito sa right, sa left side, itong table na to, no? Kung alin ba yung kamukha noong given function. So, in this case, wala naman tayong nakikita dito na t na nakamultiply sa exponential function. So, pwede na lang nating gamitin is yung tu of t. No? Since siya lang naman yung malapit doon sa given function. Pero hindi nga lang siya nakamultiply sa exponential function. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin isosolve yun. So, sulat natin yung Laplace transform ng tu of t is equals to 1 over s squared. Okay, next. Tingnan naman natin dun sa theorem kung ano yung pwede nating gamitin, no, doon sa given function na t e to the negative 5t. So, as we can see, dito sa frequency shift theorem, no, yung Laplace transform daw ng any function na f of t, pag minultiply daw natin sa e to the negative 8t, yung Laplace transform niya is mag-a-add lang tayo ng plus a doon sa domain. Okay? So, dito, sa given, may nakamultiply na e to the negative 5t. So, by using the frequency shift theorem, pagka minultiply pala natin ito, no, singit ko na lang dun sa loob noong nung argument. So, e to the negative 5t, ang mangyayari is mag-a-add lang tayo ng plus a. No? In this case, yung a natin is 5 since yung a dito sa exponential function is 5. So, mangyayari is, delete ko lang ito. No? So, yung magiging final answer pala natin is s plus 5, okay, squared. So, mas madali, no? Ito na yung Laplace transform ng t e to the negative 5t. Okay? So, ganun, no? Yung pagkuha ng Laplace transform of any given function. Basta familiar lang kayo dito sa mga theorems. No, normally, ang ginagamit lang naman dyan is itong frequency shift theorem, no, differentiation theorem, time shift theorem, and itong scaling theorem, no. The rest is bihira na gamitin. Okay, medyo kumbaga sa mathematics, special case scenario na lang ng iba. But the common theorems na ginagamit for in this course, no, especially in this course na feedback is itong frequency shift theorem, time shift, scaling theorem, and differentiation theorem, no. Siguro isama nyo na rin itong linearity theorem. Kaya ko lang hindi sinabi kanina kasi madali lang siya. Okay? So, itong mga theorem na ito yung kailangan nyo lang i-familiarize yung sarili nyo, and at the same time, itong mga Laplace transform ng common function. Okay? So, ganun lang ka-simple, no? Kung paano kumuha ng Laplace transform of any given function using the theorem or the Laplace transform theorems. Okay?